yan, hindi ako interesado. Now, please excuse me. Oh, come on, Victoria. Don't be so dramatic. Don't you want to hear what they have to tell you? You won, Victoria. Ibebenta na namin sa iyo ang kumpanya. After all the drama sa naudlot kong pagpasok sa kumpanya niyo, you tell me this? Victoria, we had to think about this. Yeah. Pinag-isipan namin ito. And Vera has decided. Tinatanggap ka niya sa kumpanya. Ako? Tinatanggap niya? Gosh! Why does it sound like it's such an honor? When the truth is, kayo ang may kailangan sa pera ko. Victoria, oo, Victoria. If that's what you want to hear, kailangan namin ang pera mo. But it's not as if kami lang ang makikinabang dito. Ikaw din. Makikinabang ka din sa Abelia Corporation. Victoria, naisip ko rin sa ganitong paraan. Magkaroon din naman ako ng pagkakataon na maging ama sa'yo. How you want to be a father? Just because ikaw ang nangangailangan sa akin. Victoria, if to sell your company is your decision, hand the papers to Christian para magkasarahan na tayo. Now, will you excuse me? Yes, that's it. Pero before I leave, can I offer you some advice? Advice? From a traitor? How could you have done this to us? Huh? Okay. I know this might sound unsolicited, even maybe unacceptable sa isang tao na nagpanggap na kaibigan ninyo for the past 5 years at tumanggap ng pera para itraidor kayo. Well, Manuel, I only did it for the money. That's it. Pero, ibang klase si Victoria. Iba ang motibo niya. Hindi pera. At mas lalo na hindi kasikatan o pangalan ng habon niya. Galit na galit siya, Manuel. She has been planning this for the past 5 years. Naghintay, nagtsaga, nagplano para lang ipabagsak kayo. I haven't seen anybody this determined to bring somebody down. I have never seen somebody this angry. I don't know kung anong atraso niya mag-asawa sa kanya. But now that she owns the company, maghanda kayo. You will need each other. Because I tell you, she will take everything, Manuel.